Kumusta mga bata? Ayan, isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, kumaway nga kung naririnig si teacher. Ayan, sige po, kaway kung naririnig si teacher. Ayan, mag-thumbs up kung ready na po ang lahat. Ayan, very good. Panibagong araw at panibagong aralin na naman ang ating lalakbayin at matututuhan. Pero bago tayo mag-umpisa ay may mga paalala muna si teacher sa inyo. Ayan. Una ay makinig palagi kay teacher. Makinig sa mga sasabihin ni teacher. Pangalawa ay panatilihing nakapatay ang microphone para marinig po natin ang mga sasabihin ni teacher. Pangatlo ay itaas lamang ang kamay kung gustong magsalita o mag-recite. Naintindihan? At pang-apat ay makilahok sa talakayan at sa mga gawaing ipapagawa ng guro. Sisimulan natin ang ating aralin sa pagbabasa ng isang tula na ginawa ni teacher na pinamagatang bantas. Ayan, makinig ng mabuti at pagmasdan ang mga salitang may salungguhit sa tula. Ayan, okay. Bantas. Ako ay isang tuldok. Ako ay ginagamit sa pasalaysay at sa pautos na rin. Ako ay tandang pananong. Ako ay ginagamit sa pangusap na nagtatanong naman. Ako ay tandang padamdam. Ako ay ginagamit sa pahayag na may masidhing damdamin. Tawag sa amin ay bantas, tuldok, pananong, padamdam. Kami ay mahalaga sa mga pangungusap. Gamitin ang wasto sa mga pahayag. Bantas ay mahalaga. Gamitin ito ng tama. Ayan. Ngayon naman ay gusto kong tawagin si Mariel para basahin ang tulang pinamagatang bantas. Sige Mariel, buksan mo yung iyong microphone. Makinig po kay Mariel. Ako ay isang tuldok. Ako ay ginagamit sa pasalaysay at sa pautos na rin. Ako ay tandang pananong. Ako ay ginagamit sa pangusap at sa pininta. Ako ay tandang padanggap. Ako ay ginagamit sa pangunan, tubig, tuba. Tawag sa amin ay busa. Tungo, kino, o busa. Tumuan ng magbasa ang mga tulungka. Tumito na busa sa mga tulungka. Busa ang mga busa ang hindi mga tama. Ayan, very good. Palakpakan nga natin si Mariel. Ayan, ang galing na magbasa ni Mariel. Ayan, so kung mapapansin nyo, ay may mga salitang may salungguhit sa tula. Ano-ano kaya ang mga yon? Ayan, magbigay nga ng isa, Johan. Tuldok. Magaling, tuldok. Ano pa kaya yung mga salitang may salungguhit? Si Althea. Tandang padamdam. Ayan, very good. Tandang padamdam. Ano pa yung isa? Si Naomi. Pananong. Okay, very good. Tandang pananong. Ulitin natin. Ang mga salitang may salungguhit sa tula ay ang tuldok, tandang pananong, at tandang padamdam. Ang mga salitang may salungguhit sa tula ay tuldok, tandang pananong, at padamdam. Ang mga iyon ay mga halimbawa ng bantas. Ayan, bantas, tuldok. Ganyan daw po ang itsura ng tuldok. Ayan, paano nga yung tuldok? Ganun. Tuldok. Ang tuldok ay nakikita sa mga pangungusap at sa mga pahayag. Ayan, paano nga po yung tuldok? Sige nga, isulat nga po sa hangin. Tuldok. Ayan. Next. Tandang pananong. Ganyan daw po ang tandang pananong. Isulat nga po sa hangin. Ayan, magaling. Ganyan po ang tandang pananong.
Next naman ay ang tandang padamdam. Ayan, isulat po. Guhit, tuldok sa ibaba. Guhit, tuldok sa ibaba. Ano nga po yung tawag sa tuldok, tandang pananong, at tandang padamdam Althea? Ano nga po ang tawag sa kanila? Magaling, mga bantas. Ngayong araw, ang pag-aaralan natin ay tungkol sa pagbuo ng iba't ibang uri ng pangusap gamit ang tamang bantas at pananda. Ayan, inaasahan na pagkatapos ng ating aralin, matutukoy mo ang mga iba't ibang uri ng pangungusap at mga bantas na ginagamit sa bawat uri ng pangungusap. Makakapagsulat ka ng pangungusap gamit ang tamang bantas at napapahalagahan ang tamang pagtatapon ng basura. Ngayon, pag-aaralan na natin ang mga iba't ibang uri ng pangungusap. Una ay ang pangungusap na pasalaysay. Ayan. Basahin mo nga, Johan, kung ano ang ibig sabihin ng pangungusap na pasalaysay. Pangungusap na pasalaysay. Nakikwento o nakikipagbibig ng isang nangyari o at ngayon sisimula ka magkikipag. Pasok na katapos pabantas na. Ayan, magaling Johan. Palakpakan si Johan. Ayan. Pangungusap na pasalaysay ay nagkukwento o nagsasabi ng isang pangyayari. Ito ay nagsisimula sa malaking titik at nagtatapos sa bantas na tuldok. Ayan, ito daw po yung halimbawa. Ang luto ni nanay ay masarap. Pansinin nga ang pangungusap. Ang pangungusap ay nagsisimula sa malaking titik na A at nagtatapos sa anong bantas? Ayesha. Nagtatapos sa bantas na tuldok. Tuldok, magaling. Yung pangalawa nga po, basahin Hazel. Basahin nga po yung pangalawa. Malapit ang bahay. Malapit ang simbahan sa bahay namin. Ayan, magaling. Paano daw po nagsisimula yung pangungusap na malapit ang simbahan sa bahay namin? Nagsisimula ito sa malaking titik na Hazel. M. M, magaling. At ito naman ay nagtatapos sa anong bantas? Tuldok. Tuldok, magaling. Uulitin natin, ang pangungusap na pasalaysay ay nagtatapos sa tuldok. Ayan. Next po tayo. Pangungusap na pautos. Ayan. Ang magbabasa po ay si Naomi. Pautos ay mga pangungusap na nagpuutos sa mantalang ang pangungusap na pakiusap ay nagpuutusap at minsan ay pinagawin ka na sa ritang pakinatay at pagkakaan ito ay nagpapakos sa bantas na tuldok. Ayan, magaling. Ulitin natin ha, ang pangungusap na pautos ay mga pangungusap na nag-uutos. Samantalang, ang pangungusap na pakiusap ay nakikiusap at minsan ay ginagamitan ng salitang paki, maari ba at pwede ba. Ang mga ito ay nagtatapos sa bantas na tuldok. Ayan po, pautos at pakiusap. Ayan. Pautos at pakiusap. Magkaiba po ang pautos at pakiusap. Mas magalang po ang pakiusap kesa sa pautos. Halimbawa, ang pautos ay, kunin mo nga yung bag ko, pero kapag pakiusap, maari mo itong gamitan ng paki, maari ba at pwede ba? Halimbawa, maari mo bang kunin ang bag ko? Maari mo bang, pwede mo bang kunin ang bag ko? Ayan, so ang pakiusap ay mas magalang kesa sa pautos. Ito ba, halimbawa ng pautos, magtimpla ka nga ng kape ko. Ayan, kapag gagawin natin itong pakiusap, pwede nating sabihin, maaari ka bang magtimpla ng kape ko? Ayan, o, halimbawa naman ng
ng pautos. Magwalis ka nga sa labas. Ayan. Para mas magandang pakinggan, maaring gamitin natin ang pwede ka bang magwalis sa labas. Ayan. So, ayun po ang pagkakaiba ng pautos at saka ng pakiusap. Ayan. Hazel, ano ang gagamitin mo? Pautos ba o pakiusap? Pakiusap po. Ayan. Magaling. Pakiusap. Ito pa yung mga halimbawa ng pakiusap. Basahin mo nga yung number one, Abigail. Pakiligpit ng kalat sa sahig. Magaling, pakiligpit ng kalat sa sahig. Paano daw po nagtatapos yung pangungusap, Johan? Johan, pakiligpit ng kalat sa sahig. Paano? Magaling, ito ay nagtatapos sa tuldo. Number two, basahin mo nga po yung number two, Althea. Ayan, maari mo bang isara ang pinto? Paano daw po nagtatapos yung pangungusap, Althea? Nagtatapos ito sa antas na tuldok. Magaling. Ang nababasa nyo sa ating screen ay mga halimbawa ng pakiusap kasi ginamitan ito ng paki at ng maari para ito ay magtunog na mas magalang. Ayan. So, ang napag-aralan na natin ay pangusap na pasalaysay at pangusap na pautos at pakiusap. Next naman. Pangusap na patanong. Basahin mo nga daw po ito, Ayesha. Si Ayesha po ulit ang magbabasa. Pangusap na patanong. Ito ay mga pangungusap na nagpapanong, nagsisimula ito sa malaking kiki at nagpapakusap ng bang pananong. Ayan, magaling. Ang pangusap na patanong daw, ito ay pangusap na nagtatanong. Nagsisimula ito sa malaking titik at nagtatapos sa tandang pananong. Tandaan po natin palagi mga bata na ang pangungusap ay nagsisimula sa malaking titik palagi po yun. Ayan. Nagkakaiba lang po sila sa mga bantas na ginagamit. Depende kung anong uri ng pangungusap. So, ang pangungusap na patanong ay nagtatapos sa pananong. Tandang pananong. Ayan. So, halimbawa, basahin ko yung number one, Mariel. Sina ang kumuha? Sina ang kumuha? Kumuha ang pagkain sa mesa. Ayan. Sino ang kumuha ng pagkain sa mesa? Ang pangusap ay nagtatapos sa anong bantas? Pananong po. Okay, tandang pananong. Number two, basahin mo nga po, Hazel. Hazel, number two. Malayo ba ang palengke dito? Ayan. Malayo ba ang palengke dito? Ito daw po ay nagtatapos sa anong bantas? Tandang pananong po. Magaling, tandang pananong. Ulitin natin ha, ang mga pangusap na patanong ay nagtatapos po palagi sa tandang pananong. Halimbawa, ano ang ulam mo? Ano ang binabasa mong libro? Saan ka magwawalis? Lahat po ng yon ay mga halimbawa ng patanong. Kapag po nagtatanong, ito ay nagtatapos sa tandang pananong. Ayan, sulat nga po yung tandang pananong. Paano nga po yon? Ayan, magaling. Susunod, pangungusap na padamdam. Yan. Ang magbabasa po ay si Althea. Ito ay
mga pangunin na napapakita ng labis na damdamin ng labis na damdamin nagtatapos ito sa ang mga pa-pang-dang pag-mano pa-pang-dang na mag-mang Ayan, sige. Tulungan po natin si Althea sa pagbabasa. Basahin mo nga ito. Ayan, basahin mo nga po si Mariel. Basahin mo nga yung pangungusap na padamdam. Ayan, tulungan natin si Althea. Opo. Okay po. Musa na pagbanda. Ito ay mga tono sa pinagpapakita ng mga bitmedong tango isatapos ito sa ganda sa ganda. Ang mga tono sa pinagpapakitaan sa pagpapamayag Ayan, magaling. Ayan, palapakan po natin si Althea at saka si Mariel. So, ang pangungusap na padamdam, ito yung huling uri ng pangungusap. Ito ay mga pangungusap na nagpapakita ng labis na damdamin. Nagtatapos ito sa tandang padamdam. Ang mga pangungusap na ito ay ginagamit sa pagpapahayag ng labis na pagkatakot, pananabik, pagkagulat o kaligayahan. Ayan, ginagamit daw po ang tandang padamdam kapag ito daw po ay nagpapahayag ng pagkatakot, pananabik, pagkagulat at kaligayahan. Halimbawa, naku, nahulog ang mga itlog. Ayan, naku! Ayan, ang ipinapahayag daw po ay pagkagulat. Yung nako daw po ay sinusundan ng tandang padamdam. Ayan, kasi nga po, ito daw po ay nagpapahayag ng masidhing damdamin na pagkagulat. Ayan, number 2. Sa wakas, natapos din. Ayan, sa wakas. Tapos, nagtapos po siya sa anong bantas, Johan? Tuldok po ba? Sa wakas. Ayan, sa wakas. Pagkatapos po ng sa wakas. Tunto. Ano po? Padamdam. Ayan, tandang padamdam. Ulitin mo nga. Tandang padamdam. Tandang padamdam. Magaling, tandang padamdam. Ayan. Halimbawa pa ng mga ito. Aray, nasugat ang paa ko. Yehey! Natapos na ang aking aralin. Yehey! Nakakapagbasa na ako. Lahat ng yon ay nagpapahayag ng mga masisidhing damdamin kaya ito ay nagtatapos sa padamdam. Ayan. So ulitin nga natin ano-ano nga po yung mga iba't ibang uri ng pangungusap. Mariel, ano daw po yung una? Ano daw po yung uri na pangungusap na una? Pangungusap na? Malaking letra po. Ayan, ano daw po yung uri ng pangungusap? Yung unang uri ng pangungusap, pangungusap na? Padamdam po. Ayan, padamdam. Ano pa kaya yung mga uri ng pangungusap? Padamdam? Ano pa po? Si Althea, ano pa yung uri ng pangungusap, Althea? Pananong. Magaling! Pangusap na pananong. Ayun na. Meron tayong pangusap na padamdam, pananong. Ano pa kaya ang Hazel?
po. Ang tuldok po ba ay uri ng pangungusap? Hindi po. Ang tuldok po ay bantas. Ang tinatanong po ni teacher ay mga uri ng pangungusap. Meron tayong pananong, padamdam. Ano pa po yung iba? Sino po yung nakakaalam? I-open po yung microphone. Pausap! Ano po? Pautos! Pautos! Magaling! Ang galing-galing naman po. Sino nga po ulit yon? Si Alejandro. Ayan. Ano pa? Ayan. Very good, Alejandro. Padamdam, pananong, patanong, pautos. Ano pa? Pakiusap po. Magaling, Hazel. Pakiusap. At ano pa yung last kaya? Pasalay-say po. Magaling. Pasalay. Ayan, okay. So, ulitin ni teacher, ang mga iba't ibang uri ng pangungusap ay pasalaysay, patanong, pakiusap o pautos at padamdam. Ayan. Ano-ano naman yung mga bantas na ginagamit? Ano daw po yung mga iba't ibang uri ng bantas? Ayan, tanungin ko nga po si Hazel. Hazel, ano daw po yung iba't ibang uri ng bantas na ginagamit sa pangungusap? Tuldok po. Ano pa, tuldok? Very good. Ano pa po? Pananong po. Tandang pananong. Ano pa yung isa? Padamdam. Very good. Ayan. So, para lubos nating maintindihan ang ating aralin, ay magkakaroon po tayo ng gawain. Ayan. So, kukunin niyo po yung isang cellphone niyo po at mag-login po tayo sa joinpd.com. So, para po makasali sa ating laro gamit ang Peer Deck, ay kailangan nyo pong mag-login sa joinpd.com at i-enter po yung code na PVTFUF. Ayan, sa ngayon ay meron na akong tatlong students. Ayan, tatlong student sa aking klase. Ayan, meron na pong apat. Ayan. Meron na pong lima, may anim na po. Meron na po tayong walong bata sa ating peer deck. Ayan, so simulan na natin yung ating gawain. Ayan, o handa ka na ba? Ayan, tinatanong po, handa ka na ba? Sagot po kayo. Ayan, o yan, meron na po tayong dalawang response, tatlo. Ayan, may apat na response. Ayan. Opo, handa na po. Ayan, so sisimulan na natin ang ating gawain. Ano ang bantas na nasa ibaba? Mag-review muna tayo. Ano ang bantas na nasa ibaba? Ayan. Meron na po tayong 4 responses. 5 responses. 7, 8. Ayan, tignan natin. Ayan, magaling. Ang bantas na nakikita natin ay tuldok. Next po tayo. Ano ang bantas na nasa ibaba? Ayan, meron na tayong 7 responses. Tignan natin. Ayan, magaling. Ito ay tandang pananong. Ayan. Next po tayo. Ayan. Ano ang bantas na nasa ibaba? Ayan, meron na tayong 5 responses. Ayan. O yan, 8 responses na po. Magaling, ito ay tandang padamdam. 8 po sa inyo ang nakakuha ng tamang sagot. Ayan. Next po tayo. Para sa ating unang gawain, tukuyin kung anong bantas ang gagamitin sa bawat pangungusap. Ayan. Tukuyin kung anong bantas ang gagamitin sa bawat pangungusap. Ayan. Number 1, mahusay magluto si nanay. Anong bantas ang ating gagamitin? Tuldok po ba? Ayan. Tuldok po ba? Tandang pananong o tandang padamdam? Ayan. Tignan natin. Ayan, merong isa na nagsabing tandang padamdam. Meron naman pong 7 na nagsabing tuldok. Ang gagamitin natin ay magaling,
Tuldok. Next po tayo. Pakiabot mo nga ang sandok. Ano ang gagamitin natin? Tuldok, tandang pananong, o tandang padamdam? Ayan. Titignan natin. Ayan. Pakiabot mo nga ang sandok. Ayan. Mayroong apat, tuldok, may dalawa, tandang pananong, merong isa na tandang padamdam. Ayan. Ang tamang sagot po ay tanda, ang tamang sagot po ay tuldok. Ayan, magaling. Lima po ang nakakuha ng tamang sagot. Next po tayo. Ano ang gusto mong kainin para sa tanghalian? Ano ang gagamitin natin? Tuldok, tandang pananong, o tandang padamdam? Ayan. Anim na po ang nakakapagsagot. Pito na. Ayan. Walo na. Ayan. Ang tamang sagot ay, magaling, lahat po ay nakakuha ng tamang sagot, tandang pananong. Next po tayo. Wow! Ang sarap ng lutong ulam ni nanay. Wow! Pagkatapos ng wow, ano ang gagamitin? Tuldok po ba, tandang pananong, o tandang padamdam? Ayan, anim na po yung nakakapagsagot. Ayan, walo na, titignan natin. Magaling, tandang padamdam, sapagkat ito daw po ay nagpapahayag ng masidhing damdamin. Next po, sabay-sabay kumain ang buong pamilya. Sabay-sabay kumain ang buong pamilya. Anong gagamitin? Tuldok, tandang pananong, o tandang padamdam? Ayan, pito na po. Ayan, titignan natin. Magaling, ang gagamitin natin ay tuldok. Tuldok po ang gagamitin. Okay, magaling po lahat po, nakuha ang tamang sagot. Ayan. Para naman po sa ating ikalawang gawain, tukuyin kung anong uri ng pangusap ang mga sumusunod. Sasabihin po kung pasalaysay, pautos, patanong, pakiusap, o ano pa ba, padamdam. Ayan. Una po. Marami ang nanonood ng pelikula. Ano? Anong uri daw po ng pangusap yan? Nagtatapos daw po siya sa tuldok. Anong uri ng pangusap? Ayan. Lima na po nakakapagsagot. Ayan. Anim na. Ayan. Titignan natin kung ano ang tamang sagot. Marami ang nanonood ng pelikula. Ayan. Meron daw po sumagot. Pasalaysay, anim, pakiusap, isa, patanong, isa. Ang tamang sagot daw po ay, ito daw po ay pasalaysay. Ayan, next. Umuulan ba sa labas? Umuulan ba sa labas? Ito ba ay pasalaysay, pakiusap, pautos, patanong, o padamdam? Ayan. Titignan natin. Magaling, ito daw po ay patanong sapagkat ito ay nagtatapos sa tandang pananong. Wow, ang gagaling naman. Next po tayo. Kunin mo ang salamin sa kwarto. Kunin mo ang salamin sa kwarto. Ito ba ay pasalaysay, pautos, pakiusap, padamdam, patanong? Kunin mo ang salamin sa kwarto. Ayan. Magaling, ito ay pautos. Pero kung gagawin natin itong pakiusap, ito ay maaari mo bang kunin ang salamin sa kwarto? Ayan. Next po tayo. Anong oras tayo kakain? Anong oras tayo kakain? Ito ba ay padamdam, patanong, pakiusap, pautos, o pasalaysay? Tignan niyo daw po, nagtatapos daw po siya sa aling bantas. Ayan, titignan natin. Magaling, ito daw po ay patanong. Next. Nako, mababasa ang mga isinampay ko. Nako, mababasa ang mga isinampay ko. Ano? Anong uri ng pangusap po ito? Ayan, pito na ang nakakapagsagot. Ayan. Hintayin natin yung dalawa. Ayan, meron pang isa hindi nakakapagsagot.
Ayan, lahat na po ay nakapagsagot. Magaling, ito daw po ay padam-dam. Para naman sa ating ikatlong gawain, ang gagawin po ninyo ay babasahin yung mga pangusap na aking ipapakita at tutupuyin nyo kung tama po ba yung ginamit na bantas sa mga pangungusap. Ayan. So, kung tama yung bantas sa pangungusap, ang gagawin, mag-thumbs up po kayo. Kapag mali naman po yung bantas na ginamit, kayo daw po ay mag-thumbs down. Sige nga po, thumbs up kung tama. Ayan, mag-thumbs up daw po. Kapag mali naman, thumbs down. Ayan, magaling. Itin natin, kapag po tama yung bantas na ginamit, kapag po tama yung pagkakagamit sa tuldok, tandang pananong at tandang padamdam, kayo daw po ay magta-thumbs up. Thumbs down naman po kung mali po yung pagkakagamit. Ayan. Number one, saan itatapo ng ating basura? Ayan, saan itatapon ang ating basura? Tama bang tuldok ang gagamitin natin? Tama po ba na tuldok ang gagamitin? Ayan, mali. Ano dapat ang gagamitin, Johan? Saan itatapon ang mga basura? Ano dapat ang gagamitin? Pananong. Ayan. Tandang pananong. Tandang pananong. Next po tayo. Dapat ihiwalay ang mga nabubulok at di nabubulok na basura. Tama po ba yung tuldok sa pangusap o mali? Ayan, magaling. Tama. Ayan. Next po. Naku, ang kalat naman sa paligid. Ayan. Naku, ang kalat naman sa paligid. Ayan. Tama po ba yung gumamit siya ng tama po ba na gumamit siya ng tandang pananong sa hulihan ng pangungusap? Ayan, magaling. Mali. Ayan. Dapat ang ginamit natin ay Mariel. Ano dapat ang gagamitin? Naku, ang kalat naman sa paligid. Tandang padamdam po. Ayan, tandang padamdam sa naku. Pero doon po sa pagkatapos ng paligid, anong gagamitin? Tuldok po. Galing, tuldok. Next po tayo. Pakipulot nga ang kalat sa ilalim ng upuan. Gumamit daw po siya ng tandang padamdam. Thumbs up o thumbs down? Ayan, magaling. Ano dapat ang gagamitin natin, Naomi? Pakipulot nga. Tandang po. Ano po? Tandang pananong po. Tandang pananong po ba? Nagtatanong po ba yung pangungusap? Sino po ang gustong tumulong kay Naomi? Ako pa. Sino po ang gusto? Pauta! Pauta! Pautos po ba yan? Yan po ay pakiusap sapagkat gumamit po siya na salitang paki. Yes po, Mariel. Ano dapat ang gagamitin natin, Mariel? Ang gagamitin natin ay tuldok, sapagkat ito ay pakiusap. Gagamit lang po tayo ng tandang pananong kapag ito ay nagtatanong. Ayan, last. Iwasang magtapo ng basura sa mga kanal. Iwasang magtapo ng mga basura sa mga kanal. Thumbs up o thumbs down? Thumbs up. Very good. Tama daw po yung pagkakagamit ng tuldok. Hindi mo naman pwedeng gamitin yung tandang pananong sapagkat hindi naman siya nagtatanong. Hindi mo naman pwedeng gamitin yung tandang padamdam sapagkat hindi naman po siya nagsasaad ng isang masidhing damdamin. Ayan. Kung mapapansin nyo po, yung mga pangungusap na aking ginamit, ayan, saan itatapon ang ating mga basura? Dapat ihiwalay ang mga nabubulok at di nabubulok na basura. Naku, ang kalat naman sa paligid. Pakipulot nga ang mga kalat sa ilalim ng upuan, iwasang magtapon ng basura sa mga kanal. Ayan, so sa panahon po natin, ngayon, kailangan po nating itapon ng maayos ang ating mga
basura. Ihiwalay po natin yung nabubulok sa mga hindi nabubulok na basura. Para maging malinis po ang ating paligid, ano po yung gagawin natin, Garcia? Itapon po sa tamang basurahan. Ayan, itapon sa tamang basurahan ang ating mga kalat. Next naman po, Johan, ano ang gagawin mo pag meron kang nakitang mga plastic sa inyong bakuran? Anong gagawin mo, Johan? Pupulutin po. Ayan, magaling. Pupulutin natin yung mga basura. Habang tayo ay bata pa, dapat alam na po natin kung paano po natin itatapon ng maayos ang ating mga basura. Ayan, hindi po pwedeng pakalat-kalat po ang ating mga basura. Hindi po pwedeng halo-halo po yung ating mga basura. Ayan. So anong gagawin niya po pag meron po kayo nakitang batang nagtatapon ng plastic sa kanal? Ano ang sasabihin mo? Ano ang sasabihin mo, Ayesha, kapag may batang nagtatapon ng plastic sa kanal? Sasawayin ko po sa huwag magtapon. Ayan, magaling. Sasawayin mo na huwag magtapon ng basura sa ating kanal. Ayan. Ngayon naman ay gagawa po kayo ng mga pangungusap. Ulit, gagawa po kayo ng pangungusap na kahit apat lang po na pangungusap na pautos, pautos o pakiusap, pasalaysay, padamdam at pangungusap na patanong. Apat po na pangungusap. Tungkol po ito sa tamang pagtatapon ng basura. Ayan. So, kuha po kayo ng papel niyo po at magsulat po kayo ng pangungusap. Yan. So, ngayon ay tapos na kayong magsulat ng mga pangungusap. Ayan, so tatawagin ko yung ilan sa inyo para basahin yung kanilang isinulat at sasabihin po sa akin kung ito ba ay patanong, pakiusap, pasalaysay, at padamdam. Naintindihan? Una, tatawagin ko po si Hazel. Hazel, ano po yung sinulat mong pangungusap? Basahin mo nga, Hazel. Pagkatapon na sa basurahan ang balat ng candy. Ulitin mo nga daw po. Ulitin mo, Hazel. Pakitapon nga sa basurahan ang balat ng candy. Magaling. Pakitapon nga sa basurahan ang balat ng candy. Ano daw pong uri ng pangusap po yan? Pakiusap po. Magaling. Pakiusap. Ang galing naman ni Hazel. Next po, si Mariel. Basahin mo nga yung sinulat mo. Pupunta. Ayan, saan ka? Pupunta. Saan ka po pupunta? Anong uri ng pangungusap yan? Patanong po. Patanong. Pangungusap na patanong at ginagamitan ng tandang pananong. Next po, si Amanda Lex po. Ayan. Ano daw po? Ulitin nga. Wow, ang linis naman ng bahay. Wow, ang linis naman ng bahay. Anong uri daw po ng pangusap yan, Amanda Lex? Padamdam po. Magaling, padamdam. Next po, si Althea. Ang araw ay... Ano daw po ang... Ang araw ay maliwanag. Anong uri daw po ng pangungusap yan? Pasalay. Pasalay-say. Ayan, magaling. Ang araw ay maliwanag. Ito po ay pasalay-say. So, tatandaan mga bata na meron po tayong iba't ibang uri ng pangungusap. Gaya ng pangungusap na pasalay-say, patanong, pakiusap, pautos, at padamdam. Ang mga pangungusap po na ito ay ginagamitan ng mga iba't ibang bantas kagaya ng tuldok,
tandang pananong at tandang padamdam. Ayan. Johan, ano po yung natutuhan mo ngayong araw, Johan? Ang mga iba't ibang bantas po. Pagaling, ano-ano nga yung mga iba't ibang bantas? Pinto, tandang pananong, padamdam. Padamdam. Magaling, palakpakan nga natin si Johan. Next po tayo. Ano ang nalaman mo ngayong araw, Amanda Lix? Ano ang nalaman mo ngayong araw, Amanda Lix? Ano yung natutuhan mo din? Kabutihan po ng paglilinis sa... Wow! Ang galing! Ayan. Kabutihan sa paglilinis ng ating kapaligiran. Kailangan malinis palagi ang ating paligid. At kailangan itapon ng maayos ang ating mga basura. Ayan. Next po, si Hazel. Hazel, ano pa yung gusto mong malaman sa ating aralin? Ano pa yung gusto mong malaman? Ayan. Ano pa yung gusto mong matutuhan? Wala. Ha? Wala na? Ayan. Wala na po. Ayan, wala na po. Ayan, magaling mga bata. Salamat sa pakikipagtalakayan sa akin ngayong araw. Ayan, ang gagaling ng magbasa. Yung iba, kailangan pa po ng practice. Ayan, so, kaway-kaway nga mga bata. Ayan, kaway, smile. Ayan, maraming salamat sa inyo. Naway may natutuhan po kayo sa araw na ito. Ayan, sa susunod na mga araw, ang gagawin sa bahay ay ang pagsasagot sa inyong mga modules at pagpapractice magbasa ng mga Tagalog na mga salita, Tagalog na mga pangusap, mga English words, mga English simple sentences, at mga phrases. Ayan, maraming salamat sa inyo mga bata. Ayan, bye-bye! Bye-bye po! Ayan. Bye-bye.